Sa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay mag-sharing po muna. Sayang po ang oras. Ako po ay nanghihinayang sa mga oras na wala na akong ginagawa. Kaya mas masaya po para sa damdamin ko yung magbahagi po ng salita ng ating Panginoon at konting sharing ano po. Meron pa akong ibabahagi sa inyo dito. Sabi po dito, ngayong tayo'y namumuhay sa tinatawag na electronic age, kapansin-pansin na napakarami ng mga bagay na napakabilis ng pag-inog, kung kaya't marami na rin tao ang sumusulat ng mga aklat patungkol sa how to o paano gawin ng samot-saring mga paksa. Sa katunayan, maging ang pag-aalaga ng pusa o pagpapalit ng lampi ni bunso ay mayroon na ring mga aklat na nagpapaliwanag kung paano ito gagawin. At sa tingin ko na may hindi malaki. At sa tingin ko na may malaki ang naitutulong nito sa atin. Subalit, ano kaya ang pakiramdam natin o ano kaya ang gagawin natin kung walang aklat patungkol sa mga bagay na talagang kailangan natin paano? Kung walang aklat patungkol sa paano magpalaki ng mga anak na may takot at paggalang sa mga madalas magulang at magkamaling magulang, o kaya'y aklat patungkol sa paano malalaman kung ang asawa ko'y nangangaliwa habang siya'y natutulog? Paano diskartihan ang pagka matay ng mahal sa buhay at marami pang iba? Hindi ba't napakahirap humanap ng mga kasagutan sa mga tanong na ito? Sa mga pagkakataong wala kang mahawakang aklat o manual patungkol sa mga paano ng buhay, o sa mga pagkakataong hindi umuubra ang mga aklat o prinsipyo patungkol sa buhay, tandaan mo ang mga bagay na ito. Ipinangako ng Diyos na hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Sa mga panahon ng kagipitan, lumapit at tumawag tayo sa Panginoon sapagkat siya ang ating lakas at kanlungan. Awit 46:1 and 2. Alalahanin kasama natin ang banal na Espiritu at siya ay nananalangin para sa atin. Sa panahong napakalakas ng pressure sa atin ng ating trabaho, ng ating pamilya, ng ating asawa, ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan, pakatandaan natin sa tulong ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga hamon ng buhay. Yan po. Talaga pong matindi na po ngayon ang mga karunungan at mga kaalaman dahil nga po sa electronic age. Ano po, panahon na po ngayon ng high-tech. Yan, kahit hindi ka marunong magluto, tumingin lang po tayo sa YouTube o sa Google, matututo po tayong magluto nang wala ng recipe dahil susundan lang po natin ang ginagawa ng isang naglagay ng kanyang video sa pagluluto. Kahit man po ang tama po ito, kahit man po yung pag-aalaga ng mga aso, ang aking mga anak ay may mga sit su po silang mga aso, at talaga naman naroong pagupitan, naroong palagyan ng vaccine, naroon po talagang ipapagamot. Marami pong mga itinuturo kung paano mag-alaga ng mga aso at mga pusa, o kahit anuman pong hayop ay halos na sa Google na po ang lahat ng kaalaman. Ano po, kahit man po yung pag-aalaga sa baby, kung ano ang gagawin, kahit man po yung mga buntis, kung paano po manganak ng mabilis, yan, lahat na po ay itinuturo na po ng mga aklat at ng mga napapanood po sa social media o kaya sa Google. So,
parang wala na pong imposible ngayon na hindi matutunan ng tao mula sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. Pero tandaan po natin, mga kaibigan, ang isang bagay na itinuro ng Diyos, balikan po natin. Kasi tingnan niyo po ako po kapag nakikita ko po yung ating mga apo na umiiyak dati, kasi kinukuha ng nanay ang cellphone, kapag ibinalik, instant, hindi naiiyak at talagang manunood siya, marunong mag scroll ng cellphone. Alam niya kung saan ang YouTube, saan, kung saan yung mga laro na pambata at kung saan yung mga videos na pangbata. Kaya ang pang-aliw po ngayon kadalasan ng mga magulang sa kanilang mga anak ay mga electronics na. Kapag magulo ang bata, kapag ayaw tumigil sa pangungulit sa nanay o tatay, ano po, o lula at lolo, ay bibigyan ng mga electronics na laruan para po madali. Pero kung ibabalik po natin sa original, di po ba? Dati ay kapag nagtatantrum ang mga anak o mga bata, ay yung haplos ng magulang ang nakakapawi ng tantrum, yung yakap at yung pagkikipag-usap ng nanay, tatay, lolo, lola sa mga apo, sa mga anak. Kumbaga nagkakaroon po ng closeness yung damdamin kapag nakakaramdam po ng yakap yung mga bata mula sa kanilang mga magulang. Ngayon po napansin nyo rin po ba na dumating na't lahat-lahat yung magulang ay tinitignan lang ng anak. Kung minsan nga ay hindi na pinapansin. Bakit? Kasi busy na po sa kanilang mga gadget yan. Kaya yan po ang nagiging dahilan din kung bakit nagkakalayo yung damdamin ng mga magulang at anak. Kumbaga, malaki po ang impluensya ng gadget sa relasyon ng pamilya. Dati, kapag kumakain ang mga pamilya ay sama-sama at nagkukwentuhan. Ngayon po, kahit sama-sama, pero kanya-kanya ng hawak ng cellphone, di po ba? So, yan po ang naituturo ng mga electronic aids sa ating kapanahonan. Pero, tandaan po natin, mga kaibigan, kapag dumarating po ang problema sa buhay, ay hindi po tayo matutulungan na ng mga electronics na yan. Wala pong ginawa ang tao para po mag-provide ng pangailangan ng tao. Tanging ang Diyos pa rin po ang mag-provide sa atin at doon sa panahon po ng mga kalungkutan, ang Diyos pa rin po ang mag-aayos o mag-aalo ng ating damdamin. Hindi po tayo pwedeng aluhin ng kahit ano pa mang bagay. Kahit po manood na tayo ng comedy sa buong maghapon, pag hindi na po natin napapanood ay babalik at babalik po tayo doon sa damdamin na lulungkot tayo. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ang ating nabasa, gaya po ng Hebreo 13:5, ay meron po ang salita ng Diyos na mag-aaliw po sa atin at aalisin po ng Diyos yung kalungkutan sa ating puso o kahit man yung mga kagulimihanan, yung mga pag-aalala, yung mga problema sa buhay, yung mga nasisirang relasyon na hindi po yan kayang gamutin ng mga electronics na paraan. Tanging ang salita pa rin po ng Diyos ang magbibigay ng kalutasan sa lahat ng problema. Kasi kung ang mga electronics na yan ang magbibigay ng solusyon sa problema,
ay bakit pa kailangan pa ng tao ang Diyos, di po ba? So, mga pansamantala lang po yan na mga bagay na pwedeng pang-alo sa buhay ng tao, pero ang makakapagbigay po talaga ng totoong solusyon sa buhay ng tao ay walang iba po ang kundi ang salita ng ating Panginoon. Kahit man po sa panahon ng kagipitan, hindi po tayo pwedeng gumamit ng mga electronics, kundi talagang lalapit po tayo at tatawag sa ating Panginoon upang sa ganon ang kalakasan ng Diyos ang ating maranasan upang mapagtagumpayan po natin ang mga sitwasyon ng buhay na halos hindi natin kinakaya. Ano po? So, kahit man po tayo ngayon ay nandito sa panahon ng mga electronics o itong mga talagang mga high-tech na mga sitwasyon ng buhay sa panahon ito, ay hindi pa rin po tayo pwedeng mabuhay ng dahil po sa karunungan ng tao, kundi mabubuhay pa rin po tayo dahil sa habag ng ating Diyos. Napansin niyo po ba? Kahit gaano pa kayaman ang isang tao, maraming pera, tapos nagkasakit, malubha, malala, dinala sa hospital, kayang magbayad ng milyones, kahit pasabihin ang mga kagamitan sa hospital ay mga high-tech na talagang mamahalin ng mga machine, pero napansin niyo po ba? Di ba? Nawawala pa rin ang buhay, namamatay pa rin ang tao kahit kayang-kaya nilang magbayad sa mga high-tech na mga machine sa mga sikat na hospital. Ano po? Kaya pinapatunayan lang po talaga ng ating Panginoon na wala pong ibang magbibigay ng totoong kaaliwan, ng totoong kapayapaan, ng totoong kaligtasan, ng totoong galak at saya, kundi ang ating Panginoon lamang sa pamagitan ng kanyang mga salita. Yun nga po ang nakakalungkot minsan, kasi baka ang mga kabataan ngayon ay hindi na po nadidip sa salita ng Diyos at ang oras ay nasa gadgets na lang at baka hindi na nila kilala ang Panginoon. Kaya sana lang ang mga magulang sa panahong ito ay magbigay talaga ng panahon sa pamilya, lalo sa mga anak, na ipakilala si Kristo, na i-dip sa kaisipan, sa puso ng mga kabataan na walang ibang magbibigay ng kaalaman, ng karunungan, ng katalinuhan, kundi tanging ang Diyos lamang, na malaman ng mga kabataan ngayon na hindi si Google, hindi si Chrome ang nagtuturo ng kaalaman, kundi ang Diyos talaga. Dahil ang kaalaman ng tao, kapag yan na ang inasahan ng mga kabataan, hindi po yan 100% ay panghabang buhay, dahil mabilis pong magbago ang mga tsuri ng buhay sa mundo, lalo na ngayon na tayo po ay nasa electronic age. Ano po? So, balik po tayo sa salita ng Diyos, balik po tayo sa aral ng Diyos, ibalik po natin ang ating mga anak sa salita ng Panginoon upang sa ganon, kung dumating man sa punto na sila po ay magkaroon ng mga problema sa buhay, magkaroon po ng mga sitwasyon na mabigat, ay hindi po sila mawawala ng pag-asa agad, hindi po sila magiging tawag dito, yung nagiging matapang na para bang wala nang patutunguhan na tama. Dahil kung isang bata ay maagang nakilala si Kristo, kahit gaano man katindi ang mga pagdadaanan, ang mga pagsubok sa buhay, ay nagiging magaan lang kasi maniniwala sila at mananampalataya sila sa Diyos, na ang Diyos lang talaga ang nagbibigay ng tamang solusyon sa lahat ng problema ng buhay. Kaya mga kaibigan, sobra pong matindi ang hatak ng mga electronics
Ngayon, kita niyo po, di ba? Alala niyo po ba yung dahil nagkaroon na nga ng mga open dashboard, ng mga professional mode sa mga Facebook, nagkaroon ng reels, nagkaroon ng mga short videos mula YouTube, Facebook. Kaya nawindang yung utak ng mga tao, di po ba? Na nagkaroon ng mga kaserola challenge, timba challenge, kaldero challenge, takori challenge na ultimo yung mga puti na ang mga buhok na kumbaga eh, sabi ng mga kabataan ay nakakaadwa ng tignan pero nagpakita po ng katawa na hubot-hubad sa social media dahil yun ang uso at yung salitang good vibes ay hindi po nila naunawaan ang meaning nun. Kaya kahit mga matatanda na, mga lulo't lula na, mga nanay at tatay na, mayroon pang mga ate at kuya, ay naghubad at takori na lang ang pangtakip sa masila na bahagi ng katawan. Yan po ay natutunan ng mga tao dahil nga po sa high-tech na sitwasyon ng mundo natin. Kaya kung hindi po tayo alerto mga kaibigan, hindi po lahat ng uso, hindi po lahat ng trending, ng viral na tinatawag sa social media ay pwede po nating gayahin. Dahil kung ang mga bagay na ito na ating gagawin dahil uso ay hindi naman makapagbigay ng karangalan sa ating na Panginoon sa kanyang dakilang pangalan at kung ito naman ay magiging dahilan para bumaba ang dignidad o pagkatao ng isang babae at lalaki, eh wala po itong kabuluhan mga kaibigan. Kumbaga pinaya mo lang ang iyong sarili sa buong mundo, sa lahat ng nakakita. At kapag meron ka pong kakilala na nakakita sa ganoong anyo ng katawan, ng tao na naghubot-hubad na sa social media, yun po ay nakatatak na sa isipan ng mga tao na nakakita at talagang mawawala po yung dating respeto. Yan po ang katunayan. Ano po? Ako man po ay nagtaka. Grabe po na dahil lang sa high-tech na yan, dahil lang sa mga electronic age na yan, ay talagang kinabahan din ako nung nakita ko po yun. Na talaga naman, nakakapangilabot, nakakatakot at nakakakaba po ang bagay na yun. So, yun lang mga kaibigan, wala namang problema, di po ba? Na tayo po ay gumamit ng mga high-tech sa panahon ito. Basta wag lang po nating kalimutan yung pinaka-high-tech na salita ng Panginoon na siyang nagbabago, bumabago ng buhay ng isang tao, bumabago ng puso ng isang tao at tumutugon sa panalangin ng isang tao. Ano po? Kumbaga, wala pa rin po tayong ibang aasahan sa panahon ito, kundi ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin ang pwede nating asahan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya yun pong mga karunungan ng tao na wala na po sa align, tapos sinusundan at ginagawa pa ng mga tao ay yun na po ay nakakalungkot na pong bagay yun. At ang Diyos na lang po ang siyang bahalang humusga o tumimbang sa lahat ng sitwasyon. Basta ang mahalaga mga kaibigan sa ating mga buhay na kilala natin ang Diyos, huwag po nating papayagan na yung mga gadgets na ang magtuturo sa ating mga anak, mga apo, yung gadgets na ang magpapasunod sa kanilang buhay, yung gadgets na ang magiging dahilan upang i-disrespect nila ang kanilang mga magulang, o gadgets na ang nagiging dahilan para hindi na magkaroon ng closeness ang mga magpapamilya, gaya ng mag-iina, mag-aama, at buong pamilya. Ano po? So,
Atin pong pag-aralan ng mabuti ang mga nangyayari sa panahon ito upang sa ganun hindi po tayo mawala sa alay ng ating pagiging tunay na Kristiyano. Yan. Ako man po minsan ay talagang pinapaalalahan din ako ng Holy Spirit. Pag may mga bagay-bagay din na lumalabis, kumbaga hindi na kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil wala naman perfectong tao, mga kaibigan. Kaya lang po tayo natututo. Kapag tayo po ay nagbasa ng salita ng Panginoon, kapag tayo po ay may banal na pagkatakot sa Diyos, kapag tayo po ay may takot sa paggawa ng kasalanan, ay talaga naman po na inaayos naman po ng Panginoon ang ating mga ginagawa, iniisip, sinasabi at uri ng ating pamumuhay. Kaya lahat po tayo ay may mga kahinaan, kaya lang kailangan po talaga natin na makilala si Kristo upang sa ganun yung ating mga kahinaan ay bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan at yung ating mga mali na akala natin ay tama, yun naman po ay itatama ng Diyos at lagi na niyang ipapaalala yung mga mali. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating munting sharing. Dahil tayo po ay nasa panahon talaga ngayon ng makabagong mundo. Ngunit kapag tayo po ay nakay Kristo, wala pong dahilan na tayo po ibabaguhin ng makabagong mundo. Dahil si Kristo lamang po ang siyang tunay na dahilan upang mabago ang buhay ng isang tao. Hanggang sa muli mga kaibigan, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, ingatan po tayong lahat at patuloy po tayong sumunod sa salita ng Diyos. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.